Magsitayo po ang lahat. Iba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, hindi nang dalagin at pagsamo ng bayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtuto at sambahin ang Panginoon. Magdiwang tayo sa ating Diyos at purihin ng Panginoon. Iba po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo, hindi nang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Unang Biyernes, tayo po'y lumalapit sa kabaitan ng Panginoong Hesukristo. Magdarasal tayo para sa isa't isa, para sa intensyon ng mga kapatid natin, tayong mga nasa loob ng simbahan, at mga kasama nating sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Ilahad natin, makita ng Panginoon ang nasa ating puso ngayong unang Biyernes. Puso sa puso, ang kamahal-mahalang puso ni Jesus at ang puso nating humihingi ng kapatawaran, humihingi na paboran ang ating hinihingi sa Kanya. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kaming mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel. Parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leyon, nawari bisirong kambing, at ang mga oso, nawari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante, at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliat sa pamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan,
Pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig. At napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya't tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000. At noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa, sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng isang taon. Anupat umalingaungaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan mula sa pagbukang liliwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Salita mula sa Diyos, kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya't nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta nung una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes ng mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Pilipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at hinangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal. Kaya't ipinagsasanggal lang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, sa kanyang mga kagawad, mga pinuno na hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes sa mga at ang mga panauhin. Kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo at naisupapan niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian. Kung itong hihilingin, lumabas ang dalaga at tinanong sa kanyang ina, anong hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina, dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. At ibig ko pong ibigay sa inyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Agad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yon ng dalaga sa kanyang ina. Nung mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong unang Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nagpapasalamat po ako sa presensya po ninyo ngayong unang Biyernes ng Pebrero. Ang aral po ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay mabait. Ano naman ang ating handog, ang ating alay sa Kanya? Isang buhay na matapat. Ang mga karakter sa ating sa mga salita ng Diyos, si David, si Herodes, at Juan Bautista ang ating patron, pintakasi, gabay, patnubay, modelo, ehemplo. Tayo, kamusta ang ating buhay? Sa ating unang pagbasa, ito po'y lagom, buod. Mabait po ang Diyos. Eh tayo, ba, alam ko yung kasalanan mo. Ha, ha, ha. Baka ma-viral yan, ha? Gusto natin ay mga marites, mariposa, ha? Mga chismosa, chismoso, yung mga kasalanan.
Ganyan po tayo. Ang Diyos, hindi po. Alam po naman natin ang mga kasalanang mabigat ni David. Hindi po ba? Sa unang pagbasa, narinig ba niyo yun? Hindi. Ang sinabi, si David, siya ang nagtagumpay laban sa iganteng si Goliath. At ang mga himno, mga awit niya mula sa kaibuturan na kanyang pusong nagmamahal. At ang bahay niya, magpakailanman sapagkat diyan manggagaling ang ipinangakong Mesiyas at mananakop. Yan ang buod ng buhay ni David. Kaya nga si Jesus, Jesus, anak ni David. Dumako naman po tayo sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Yung buhay ni Herodes. Narinig na natin ito, ha? Yung tatlo, ha? Si Herodes, Herodias, si Salome. Alam niyo, akala natin yung kasamaan nasa pamilya. Alam naman natin si Herodes, mamamatay tao. Pinugutan, di ba ang kwento kasi, si Jesus, maraming kababalagan. Ano sinabi ni Herodes? Siya, si Juan Bautista na pinugutan ko ng ulo, mamamatay tao. Alam natin yan. Si Herodias, asawa, ang kapatid ni Herodes, si Pilipe, yun ang si Herodias. Kinakasama ni Herodes. Biro mo, yun ang pinagsabihan siya ni Juan Bautista. Hindi po tama na ang asawa ng kapatid mo, kinakasama mo. Kaya si Herodias, ibang klaseng babae yan. Pinaplano ang paghihiganti, madumi, maitim ang balak. Yung paghihiganti, para makademonyong magplano. May araw ka! Itong, kasi napansin nyo ba? Kasi, tinanong ni Salome ang kanyang nanay si Herodias, ano ang hihilingin ko? Ano sabi ng nanay? Ang ulo ni Juan Bautista. Yun ha? Pumunta naman si Salome kay Herodes. Tinanong, ano ang kahilingan mo? Ano sinabi ni Salome? May dinagdag siya. Di ba sinabi ng nanay, ang ulo ni Juan Bautista? Ano sinabi ng dalaga? Hindi porket dalaga yan, ha? Bata pa yan. Ano sinabi ng dalaga? Ang ibig ko po, may dinagdag siya. Kung napansin ninyo, ang ibig ko, ang ulo ni Juan Bautista, at ano dinagdag niya? Sa isang pinggan. Nang galing sa isang dalaga, ang katagang sa isang pinggan. Ang kasamaan, pampamilya. Gusto niyo ba yung pamilya ninyo lumugbok, bumagsak sa kalaliman ng kasamaan, batang-bata pa, ganun na ang kasamaan. Sa Juan lang. Baka hindi niya napansin ang detalye. May dinagdag pa yung dalaga. Bukod sa nanay, napakasama. Dinagdagan pa. Baka ganyan tayo mag-isip, mga kapatid. Si Juan Bautista, ang ating patron,
Alam naman niya sa pagsilang at sa dulo na kanyang buhay ay para sa Panginoon. Kaya nung pinugutan siya ng ulo, yan ang tadhana ng mga propeta. At ni kailan yung hinawakan niya yung liwanag, yung spotlight ng sekular na mundo, kaningningan, ni kailan di siya nagpabulag. Hindi ako si Kristo, hindi ako karapat-dapat kalaga ng tali sa kanyang panyapak, siya'y tatanyag, ako'y mababawasan. Okay lang. Ayan po ang mga halimbawa sa salita ng Diyos. Tayo po, ano po, kamusta ang ating sarili? Kamusta ang ating buhay? Kamusta ang ating pagkatao? Ito ang ating alay, itong ating handog, itong ating oblasyon sa Panginoon. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po tayong lahat, ang ating buhay, paghahandog na mahalimuyak, paghahandog na mabango, paghahandog na matamis, mga gawain ng kagandahan, mga gawain ng pagmamahal, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Tugon po natin, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tingap ay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo. Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kaming matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus mula sa kanyang tagilirang sinibat. Dugo at tubig ay masaganang dumanak dahil sa sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siyang nagmunat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad, at nagkiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat na makasal sa imbuhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turne sa Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di na mawawalay ang
puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Gawin ninyo po'n naming banal na kami ay maging inyong tunay. Aliwin nyo ang pusong may lumbay. Jesus na mapagmahal. Buong di kaya mawawalay ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Buong di kaya kaming mawawalay ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingami mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayon pamamagitan ni Lubang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katagunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangal sa binyag na ikaw ni ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Baglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin.
Pasmal, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.